The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without shepherd. And he began to teach them many things. By now it was already late, and his disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it's already very late. Dismiss them so that they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat." He said to them in reply, "Give them some food yourselves." But they said to him, "Are we to buy 200 days' wages worth of food and give it to them to eat?" He asked them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they have found out, they said, 5 loaves and 2 fish. So he gave orders to have them sit down in groups on the green grass. The people took their places in rows by hundreds and by fifties. Then taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves and gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And they picked up 12 wicker baskets full of fragments and what was left of the fish. Those who ate of the loaves were 5,000 men. My dear friends, this is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Naranasan niyo na po bang magmadali? Kapag tayo nagmamadali, marami tayong nakakaligtaan o kaya nalilimutan. O kaya naman, umaayos kapag nagmamadali tayo. Yun po yung tinatawag na grace under pressure. Sa mga estudyante, kapag last minute na, tsaka nagre-review, minsan, iba nakakakuha ng mataas na score dahil siguro gumana yung kanilang utak o kaya minsan naman ay bumabagsak. Sa mga pagkakataon na yun, kinakailangan natin na magmadali. Minsan natatakot tayo ano kaya kapag hindi tayo naghanda. Minsan sa mga bagay-bagay sa nangyayari sa mundo, tayo po nagmamadali lagi o kaya nag-iisip kung ano yung gagawin at may kasamang takot. Pero nandun pa rin yung grasya o grace under pressure. Meron din namang pagkakataon na kapag may sunog, nabubuhat yung isang appliances o ref ng isang tao lamang. Pero pagka-ordinaryo, hindi mabuhat yung mga ganong bagay. So mga kapatid, bakit ito nasasabi ito? Kasi sa mga pagkakataon na walang-wala yung mga disipulo at yung mga tao, takot na takot o mga yung mga disipulo ni Kristo noong gabi na, halos walang maipakain sa napakaraming tao. Pero tiningnan ng ating Panginoon itong mga tao ng may pagmamahal. At yung pagmamahal na yon ay nagbigay daan upang tingnan din ng mga disipulo yung kanilang mga sarili. Sabi niya, "Give them some food yourselves." Anong meron kayo? Go and see. Tingnan ninyo kung anong meron kayo at magbahagi, magbigay kayo. Alam niyo mga kapatid, maganda yung nagbabahagi tayo o nagbibigay sapagkat sa huli ng ating buhay ay maraming nagpapasalamat. Kaninang umaga lang po, meron kaming nailibing na pari. Siya po ay si Father Francisco Mendoza, 100 years old na. At namatay po sa katandaan, pero kalimitan po sa mga pasasalamat, punong-puno ng kanyang buhay ng puro pasasalamat. Salamat sa ating Panginoong Hesus, salamat kay Mama Mary. Puro sinasabi niya yon at ganun din. Yung mga tao, nagre-remarks din sa kanya na salamat. Yung mabuhay ka nga ng 100 years ay isang malaking bagay na o pasasalamat sa Diyos. May mga pagkakataon na hindi natin nakikita yon na sa bawat araw, ibiyaya na ng Panginoong Diyos ang mabuhay ka kahit isang araw. At huwag nating kaliligtaan yon sapagkat yan ay biyaya ng Panginoon. Kaya po, natutuwa po ako nung
nagkikwento sa mga bagay-bagay o buhay na itong pari namin at punong-puno ng pasasalamat. Pag yung puso mo talaga ay puno ng pasasalamat, wala kang isasabi na laging magbigay o pagbibigay ang iyong nagiging daan o expression ng iyong pasasalamat. Kaya mga kapatid, kung marami tayong natatanggap sa ating buhay, ito marahil ay dapat marami din tayong maibibigay. At yan po yung milagro na nangyari sa pagpapakain ng napakaraming tao. Ang binigay lamang o meron sila, 5 loaves and 2 fish. Pero sa kakaunting ito, dumami dahil na rin sa pasasalamat ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay nagpasalamat muna at ibinahagi ito sa iba. Tayo mga kapatid, meron din tayong mga kwento siguro ng pasasalamat. Binabalik lamang natin sa iba yung binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya po, kung gusto natin ng milagro sa panahon ngayon, marami nagdarasal din sa Puong Nazareno. Ngayon pong second day ng ating Triduum, tayo po ay nagdadasal din at humihingi ng grasya sa Kanya. Sila po ay may temang, huwag kang matakot si Jesus ito. Sapagkat kung tayo natatakot sa mga panahon na tayo ay nagmamadali o hindi natin alam, lagi tayong bumaling sa ating Panginoon Jesus sapagkat nakatingin lang siya na may maawaing mga mata. At yan po ay dapat nating tingnan din. At tama din po, ngayon taon na to, yung 500 years of Christianity, ang tema po is gifted to give. Binigibinayaan tayo na napakaraming biyaya, magbigay naman din po tayo ng biyaya ng ating pananampalataya sa iba. I-share natin yung mga faith natin o faith experience na talagang makakatulong sa ating kapwa. Sapagkat marami po ang nababalita sa panahon ngayon, marami na nag-iisip ng masama o depression o minsan suicidal na nangyari na hindi na nila nakikita yung biyaya ng buhay at biyaya ng Diyos sa kanila. Nawa po makita natin ang grasya sa pagbibigay.